guys! Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito, magpapa-challenge naman ako. Kung nung nakaraan, nagpa-challenge ako ng talong na palalambutin. Ngayon naman, magpapa-challenge ako ng kung paano kainin ng tama ang pipino. Kasi may iba-iba parang paraan ng pagkain ng pipino. Bakit ako nabubulol? Excited ako sa pagkain ng mga pipino na ito. Pero would you imagine, tinan mo, iba-ibang itsura, iba-ibang haba, iba-ibang liit. Pero nakakatuwa yata ito. Parang kaya ito, no? Bakit ganito? Para siyang cobra na kapag tinuloy sa iyo yung ganyan. Paano kaya pag pumasok to sa kuweba? Ganito ang itsura. Paano kaya kung ganito nga ang itsura, no? Tapos papasok siya sa kuweba? Papasok kaya yun? Ito naman, maliit siya. Iba-ibang size kasi ang meron ako dito. Kasi yung iba mahilig sa mahaba, yung iba mahilig sa maikli, yung iba mahilig sa mataba. So, nag-prepare ako ng mga iba-ibang sizes para mas nakaka-excite. Kita mo naman yun, ang itsura niyan, o, diba? Ay, nahulog! Ito pa. O, tingnan mo. Makintab-kintab pa siya. Ibig sabihin, fresh talaga. Kaya kung kakain kayo, ibig sabihin, dapat fresh ang kakainin ninyo. Malinis, hinugasan. Mabango, kaaya-aya ang amoy, ganun. Pero nagtataka ako, iba-ibang size. Alin kaya yung kakainin natin dito? Kasi iba-iba ang size nito. Siguro yung mahaba, no? Kasi mas nakakatuwa ang mahaba at saka mas nakaka-excite kapag mahaba ang kakainin mo. Kasi kung maliit din lang naman, bitin ka. Diba? Doon ka na nga naman sa masasatisfied ka sa mahaba. O katulad nito, mahaba talaga ito. Tapos ang kinis-kinis niya. Tapos ang kinang-kinang niya. Siguro yummy ito, no? Ito din. Pero bakit kulubot ito? Siguro yung pangdama ito. Ganito rin kaya kapag tumasama. Hindi pa ako nakakita eh. Sino ba yung matanda na dyan? Yung pagkulubot dyan? Ganito oh. Kulubot-kulubot na. Siguro matanda na nga. Wala na itong powers. Hindi niyan masarap. Ay! Sobrang taba naman ito. Oh, diba sa mahihilig sa matataba dyan? Katulad ni Wendy. Oh, diba? Well, ito nga. Ay, maliit. Hindi ko nakaka-satisfy. Mamili ako dito sa tatlong ito kasi matataba, mahahaba, maganda, makinis, saka amoy yummy kasi siya eh. Parang ang sarap niya. Ngayon naman ang ide-dare ko dito, si Ayeng Manggubat, si Cutie Tisay, si Chichen Kumar, si Honey Danto. Ano may si Honey Danto, palagi na lang kamay ang nakikita sa kanya sa mga videos niya. Yung kamay niya na matataba, yun lang nakikita ko sa kanya eh. Saka yung part na ganito kapag napiprepare na siya ng mga niluluto niya, itry kaya natin pakainin yung babae niya ng pipino para makita ko naman. Although nakita ko naman na siya eh, pero sa mga videos niya talaga, hindi siya talaga nagpapakita. Isipin mo na lang na puro kamay niya yung pinapakita niya. Ano nangyayari mo sa kamay niya? Puro, pero ang taba niya. Ang gandang panghawak niyan kasi mataba. Tapos si Wendy, di pa rin niya nakita. Puro drawing. Puro ano yung ililalagay niya sa channel niya. Gusto mo makita niya naman kasi na-challenge ko. Iwan ko lang yan si Wendy. Kung anong gagawin niya. Hindi yata yung marunong kumain. Iwan ko dyan. Yung mga time achiever dyan ha, dinidare ko kayo ngayon, iti-challenge ko kayo si Ari, sino pa yung nandyan, si Cecil, si Splana Blogger, sino pa ba ang pwede kong i-challenge dyan, si Unrim Travel TV, sino ba si FHM TV, wag na si GB, kasi si Jenard, mukhang hindi pwede yan, baka masakal tayo. Tuturuan ko kayo kung paano kumain ng pipino ng tama. Kasi may tamang pagkain yan, hindi pwedeng hindi. Kung kayo kakain, ang haba. Kaya ko kaya itong kainin. Siguro kasi ito sa kaluluwa ko. Nakasan ko sa buhay ko. Ito naman siya, hindi siya ganun. Ay, mahaba din! Pero mas mataba siya kaysa dito sa isa. Ito naman maikli. Pero yung isang size dun, tama-tama lang yung kay Chen. Ganun lang yung kaya, ganun lang yung kaya ni Chen. Sabi lang niya na 8 inches. So, ganito na lang ito. Kainin natin siya. Pero, may challenge. Nako, nag-lipstick pa naman ako. Paano yun? Masisira yung lipstick ko, di ba? Ganito lang yan. Para makain mo siya ng tama, ganito ang gagawin mo. Tatanggalin mo yung dulo. Yan. Kasi ako, honestly, hindi talaga ako kumakain ng ganito yung dulo ng pipino. Pero,
putulin natin siya kasi masyadong mahaba. Baka hindi tumayo. Tumatayo ba kahit mahaba? Putulin natin ng konti. Ayan. Para tumayo lang siya. Kasi kailangan pala talaga, pagkakain ka, kailangan pinapatayo naman. Sabi ko mo siya kainin mamaya, ano yung karagdagan, pwede ko siyang... At saka, kapag tanggalin muna natin yung kutsilyo, tanggalin muna natin sila, ito po yung aking kakainin. At ganito ang tamang pagkain ng pipino. Kasi, kung kakain ka ng pipino, pakitamang-tama siya sa pisne ko. Kung kakain ka talaga ng pipino, kailangan lagyan mo ng feelings. Kasi diba, yung kapag ka, may kinakain ka, kailangan tahimik ka para maramdaman mo at ma-feel mo yung kinakain mo. Dito sa pipino, gawin din natin kaya. Ang challenge lang dito, kung matutumba siya, anong gagawin mo? Diba, wag mo siyang hahawakan. Kakain ka ng pipino nang hindi mo hahawakan. Kaya nga tinuturuan ko kayo kung paano nyo kakainin ng tama ang pipino na ito. Ganito lang yan. Simulan na natin, Diyos ko, napasubo yata. Huwag kayang makita ng asawa ko ang video na ito, no? At talagang madibos-dibos ng asawa ko. Huwag kayong tawa ng tawa kasi dyan, tuturuan na nga kayo ng tamang pagkain ng pipino. Walang tawa-tawa ngayon. Pagkakain tayo ng pipino nang nakatayo, sipin mo yan, yung pagkakatayong yan ng pipino. Paikutin mo na din para makita nyo ang itsura ng pipino nang nakatayo. Ganyan dapat. Huwag kayong mahihiyang kumain ng pipino nang nakatayo. Dapat itatayo nyo talaga siya at dadamahin nyo kung paano mo siya kakainin. Try na nga natin. Ganito lang yan. Diyos ko, napasubo ako. Kainin natin yan. Paano ba talaga? Kainin ang nakatayo, ganyan, mahawakan ko ba? Ito makasasay sa'yo nahulog. Pero hindi naman yung nahuhulog, di ba? Kapag sinakain mo, hindi naman nahulog. Sige na nga, kainin na nga natin ito. Dadamahin natin ang pagkain ng pipino. Kailangan pinlapil mo yun. Kung gusto mong kabitin sa nitos pa, para makita mo yung, para maramdaman mo yung kaligayahan ng kinakain mo. Ganun yun! Pagkain ka ng tama, pambihirang challenge to. Ayan, kainin na natin. Nothing lang! Kailangan, itatayo mo siya na hindi mo gagamitan ng kamay. Ayan. Itayo ko muna, Diyos ko, Maliosep. Mahirap lang kumain ng malutong, no? Itatayo siya nang hindi, masira yung lipstick ko, nang hindi mo hahawakan, so paano natin itatayo? Bago mo siya kainin ulit, itatayo mo. Diyos ko, ano ba ito paggagawa ko ito? Kasalanan mo ito, honey Dan. Diyos ko, Mary! Ganito ba yun? My feelings! Bakit may ah? Kakain ka lang ng pitino, meron pang ah? Ganit pa talaga yun? Yan. I made it! Tumayo! Kaya nga, palagi siyang nakatayo. Pero nagbulat ako, bakit may ah? Bakit ganun? Pinapilyata ang pagkain. Pinapilyata ang pagkain. Ganun siguro pag malambot, no? Humihiga. Ganun siguro ang kakain ka, no? Wag mong hawakan. Paano kaya yun, di ba? Kapag kakainin mo, tapos hindi mo hawakan, no? Tapos bumipitlag-pitlag. Alam na lang po yan. Kung ako tatanungin dyan, magaling ako dyan. Sila, ito pa. Sabi, pipikit ka daw kapag kakain ka. Isusubo mo, pipikit ka pa na nararamdaman mo. Try ko nga kayang pumikit. No? Nahihirapan ako kasi nakasalamin ako. Pipino pa ba ang tingin ko dito? Hindi ko siya kita, promise. Masarap siya. Masarap kumain ng nakatayo, guys. Ganun pala yun. Kain mo nakatayo. Masarap. Nakatayo niyo ba ito na kung saan ko siya? Ganun, para makita ko siya kasi hindi ko kita talaga yung pipino. Baka iba ang tingin ko dito. Iba yung nasa isip ko na kinakain ko. Baka saging dito. Ako, may challenge na kaya ka ng saging dito. Yung
saging na hindi binabalatan. Kaya ko ba yun? Lalagyan natin ang feelings kapag akakati na. Itatayo ko muna pala yung kagagamitan ng kamay. Ah, dapat pala. Hindi pipili yung nakalagay dito. Dapat kamatis o kaya lemon. Dalawang lemon. Dapat yung palang nilagay. Hindi pala yung kuputol. Mali. Tatayo ko muna ito. Kasi mahirap palang kumain ng nakahiga. Yung kinakain mo. Madali naman siguro magtayo. Ayan ah. Bakit may ah? Sinatayo mo lang eh. Sarap yan. Kumain kayo ng pipino na, no? Hindi fresh. Maganda sa health yan. Yung fresh na pipino. Kung ano nangyayari sa akin. Eh kasi naman yan si Honey Dantor. Sabi niya sa akin, sa susunod mama ko yung ano ha, yung pipino, yung mga gulay yan ang i-challenge mo. Sabi ko meron ako naisip talaga. Tuturuan ko kayo kung paano kumain ng tamang pipino. Kumain ng tama ng pipino, ganyan. Lagyan natin ang feelings ulit. Kailangan ba talaga may feelings? So tapos pipipipipip ka kapag kakakain ka. Pero hindi. Talaga mapapapikit ka pala. Guys, hindi ko talaga siya kayang umbuntin. Ako talaga yung konti lang akong kumain. Pero may at may ako kumakain. Hindi ko siya talaga kayang umbuntin. Pero anyway, ganyan ang tamang pagkain ng pipino. Kakain ka ng na pipino, lalagyan mo siya ng pilim, lalagyan mo siya ng papikit-pikit. Yung hindi, yung mayroong ah na hindi mo sinasabi. Guys, tapos na natin kainin ng tama ang pipino at ganun nga ang pagkain ng pipino sa tamang paraan. Kaya, kay mga china-challenge ko dyan, maghanda na kayo sa inyong mga style ng pagkain ng pipino. Kailangan may feelings, kailangan may nararamdaman. Lahat ng inyong nararamdaman ay ilabas niyo na sa pagkain ng pipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is my life existence. And if you are new to my channel, please do click subscribe and the notification bell para naman po kayo ma-update sa mga susunod ko pang uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you guys. We'll be right back.